Napakagandang umaga na naman po sa inyong lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 204 na po. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-bisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Itutuloy pa rin po natin sa araw na ito ang pangalawang mga kronika. Babasahin po natin ang katuloy ng ating binasa kahapon sa chapter 8, ang verses 11 to 17. At itutuloy nating basahin ang chapter 9 and chapter 10. Kaya tara na, umpisahan na natin. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng Faraon, inilipat niya ang asawa roon mula sa lungsod ni David, sapagkat sinabi niya, "Hindi pwedeng tumira ang asawa ko sa palasyo ni Haring David dahil banal ang lugar na iyon, dahil naroon dati ang kahon ng Panginoon." Pagkatapos, naghandog si Solomon ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon sa altar na kanyang ipinatayo sa harapan ng balkunahin ng templo. Tinupad niya ang utos ni Moises na maghandog ayon sa nararapat na ihandog araw-araw at sa panahon ng araw ng pamamahinga, pista ng pagsisimula ng buwan at ng tatlong pista na ipinagdiriwang taon-taon, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani at pista ng pagtatayo ng mga kubul. At ayon sa tuntunin ng ama niyang si David, pinagbuklod-buklod niya ang mga pari at mga levita para sa kanilang mga gawain. Ang mga levita ang nangunguna sa mga tao sa pagpupuri sa Diyos at sila ang tumutulong sa mga pari sa kanilang gawain sa templo araw-araw. Ibinukod din niya ang mga gwardiya ng bawat pintuan sa templo dahil ito ang utos ni David na lingkod ng Diyos. Sinunod ni Solomon ang lahat ng utos ni Haring David tungkol sa mga pari at mga levita at sa mga bodega. Natapos ang lahat ng ipinagawa ni Solomon sa templo mula sa paglalakbay ng pundasyon nito hanggang sa matapos ito. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa Ezion-Geber at Elat sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom. Pinadalan siya ni Hiram ng mga barko na pinamahalaan ng sarili niyang mga opisyal na mahuhusay na mandaragat. Naglakbay sila kasama ang mga tauhan ni Solomon papuntang Ophir. At sa pagbabalik nila, may dala silang mga 16 na toneladang ginto. At dinala nila ito kay Haring Solomon. Nang mabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon, pumunta siya sa Jerusalem para subukin ang karunungan ni Solomon sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya nakasama ang marami niyang tauhan at may dala siyang mga kamelyo na kargado ng mga regalo na pampaalsa, napakaraming ginto at mamahaling mga bato. Nang makita niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng nasa kanyang isipan. Sinagot ni Solomon ang lahat niyang katanungan at walang anumang bagay ang hindi niya na ipaliwanag sa kanya. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na kanyang ipinatayo, lubos siyang namangha. Ganun din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng kanyang mga alipin at mga tagasilbi ng kanyang alak na may magagandang uniforme at ang mga handog na sinusunog na kanyang inihandog sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, "Totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Hindi ako naniniwala hanggang sa pumunta ako rito at nakita ko mismo. Ang totoo, wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Ang karunungan ninyo ay higit pa kaysa sa nabalitaan ko. Napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo dahil palagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon na inyong Diyos na nalugod sa inyo at naglagay sa inyo sa trono upang maghari para sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng inyong Diyos sa Israel at sa kagustuhan niyang manatili ang bansang ito magpakailanman. Ginawa niya kayong hari nito para mamahala na may karunungan at katuwiran."
Binigyan niya ang hari ng 5 toneladang ginto, maraming sangkap at mamahaling mga bato. Wala nang makakapantay sa dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. May dala rin kay Haring Solomon ang mga tauhan niya at ang mga tauhan ni Hiram na mga ginto, maraming kahoy na almog at mamahaling mga bato galing sa Ophir. Ginamit ng hari ang mga kahoy na almog para gawing hagdanan ng templo ng Panginoon at sa palasyo, at ang iba'y ginawang mga alpa at mga lira para sa mga musikero. Wala pang sino man ang nakakita ng mga ganoong bagay sa Juda. Ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang kahit anong hingin nito. May sobra pa ang ibinigay ni Solomon sa kanya kaysa sa dinala niya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna kasama ang mga tauhan niya. Taon-taon, tumatanggap si Solomon ng mga 23 toneladang ginto. Bukod pa rito ang mga buwis na dala ng mga negosyante. Nagbibigay din sa kanya ng mga ginto at pilak ang lahat ng hari ng Arabia at ang mga gobernador ng Israel. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 7 kilong ginto. Nagpagawa rin siya ng 300 maliliit na pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 3 at kalahating kilong ginto. Pinalagay niya itong lahat sa bahagi ng palasyo na tinatawag na Kagubatan ng Lebanon. Nagpagawa rin ang hari ng 1 malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante at binalutan ito ng purong ginto. May 6 na baitang ang trono at may tuntungang ito ng paa na ginto. Sa bawat gilid nito ay may estatwang leon na nakatayo. At mayroon ding estatwa ng leon ang bawat gilid ng baitang. Ang estatwang leon sa 6 na baitang ay 12 lahat. Walang trono na katulad nito kahit sa amang kaharian. Ang lahat ng kopa ni Haring Solomon ay purong ginto. At ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na itinatawag na Kagubatan ng Lebanon ay puro ginto rin. Hindi ito ginawa sa pilak dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. May mga barko rin si Solomon na pangnegosyo na ang tripulante ay ang mga tauhan ni Hiram. Ang mga barkong ito'y umuwi 1 beses sa bawat 3 taon na may dalang mga ginto, pilak, pangil ng elepante at malalakit maliliit na uri ng mga unggoy at pabo real. Walang sino mang hari sa mundo ang makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Haring Solomon. Ang lahat ng hari sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para makakinig ng karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Taon-taon ang bawat tumadalo sa kanya ay may dalang mga regalo, mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga sangkap, mga kabayo at mga mola. May 4,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayo at mga karwahe. Siya'y may 12,000 kabayo na inilagay niya sa lungsod na lagayan ng kanyang mga karwahe at ang iba doon sa Jerusalem. Sinakop niya ang lahat ng hari mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa hangganan ng Ehipto. Nang panahon na siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem ay gaya lang ng ordinaryong mga bato at ang kahoy na sedro ay kasindami ng mga ordinaryong kahoy na sikomoro sa mga kaburulan sa kanluran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula sa Ehipto at sa iba't iba pang mga bansa. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ni Propeta Nathan, sa mga mensahe ni Ahiya na tiga Shiloh at sa mga pangitain ni Ido na propeta, na nagsasabi rin tungkol sa paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat. Sa Jerusalem nakatira si Solomon hanggang naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Sa Jerusalem nakatira si Solomon habang naghahari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang namatay siya, inilibing siya sa lungsod ng ama niyang si David at ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari. Pumunta si Rehoboam sa Shechem kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari.
Nang mabalitaan ito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel sapagkat sa panahong ito, doon siya nakatira sa Ehipto kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng mga Israelita si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, "Mabigat ang mga ipinatutupad ng inyong ama sa amin, pero kung pagagaanin niyo ito, paglilingkuran namin kayo." Sumagot si Rehoboam, "Bigyan muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos bumalik kayo sa akin." Kaya umuwi ang mga tao. Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, "Ano pa ang maipapayo niyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon?" Sumagot sila, "Kung ipapakita niyo ang inyong kabutihan sa kanila at ibibigay sa kanila ang kanilang kahilingan, maglilingkod sila sa inyo magpakailanman." Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, nakipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Nagtanong siya sa kanila, "Ano ba ang maipapayo niyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon?" Humiling sila sa akin na pagaanin ko ang mabibigat na mga ipinatutupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga binata, "Ito ang sagot mo sa mga taong iyon na humihiling sa iyo. Ang aking kalingkingan ay mas malaki pa sa bewang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipatutupad ko sa inyo kaysa sa ipinatutupad ng aking ama. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matatalim na mga bakal." Pagkalipos ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila. Pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masakit ang mga tao ayon sa ipinayo ng mga binata. Sinabi niya sa kanila, "Mabigat ang ipinatutupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal." Kaya hindi nakinig ang hari sa mga tao. Ito'y niloob ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahiya na taga Shilo. Nang malaman ng mga Israelita na hindi sila pinakinggan ang hari, sinabi nila sa hari, "Hindi kami bahagi ng lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Hali kayo mga Israelita, umuwi na tayo." Kaya umuwi ang lahat ng mga Israelita. Ang mga Israelita lang ang nakatira sa mga bayan ng Juda na pinamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan para makipag-ayos sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. Nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David. Basahin na natin ang maikling bahagi ng Roma chapter 8 verses 11 to 25. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesukristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao, sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang mga taong pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na espiritu, matatawag na ninyong ama ang Diyos. Ang banal na espiritu at ang espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayo kasama niya.
Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapa sa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos sa mga anak niya, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa, dahil palalayain din niya ang buong nilikha dahil sa kabulukang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumating din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. Sa pagwawakas ng episode natin sa araw na ito, itutuloy pa rin natin ang chapter 19 sa Kawikaan at isang verse lang ang ating babasahin, ang verse 26. Kahiyahiya ang anak na malupit sa kanyang ama at pinapalayas ang kanyang ina. Muli na naman po nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon sa ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung nais nyo pong tulungan akong abutin ng marami pang taong dapat makinig sa salita ng Diyos, i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Libre po ito. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito muli ako bukas at kita-kita tayo. Bye!